girlfriend ka ba ni Locke? Napaangat agad ang tingin ni Maria sa babaeng lumapit sa kanya sa kusina ng Hoffman Mansion. She recognized her. Ito yung babaeng yumakap kay Locke noong isang araw. It's Cassie. Pinunasan muna niya ang kanyang kamay na may sabon-sabon pa dahil kasalukuyan siyang naghuhugas ng pinggan sa mga oras na iyon. Answer me. Maarting sabi nito sa kanya. She finds her cute. Ang liit-liit nito ngunit ang taray-taray. Mukha itong iiyak kapag sinabi niya rito siya nga ang nobyo ni Locke. This girl in front of her is cold. Imbis na mainis siya rito, tila natutuwa pa siya sa kaartiyan nito. Hindi niya ako girlfriend. Sagot niya. Ayaw niya kasing mabroken hearted dito. Kidding aside, ayaw niyang mausgahan siya nito. Tumaas ang kilay nito. Eh bakit? Sabi niya, ikaw ro JF niya. Napangiti siya. Napakakulit talaga ng nobyo niya. Sinabihan na nga niya itong isekreto lang muna ang relasyon nila. Baka binipiro ka lang. Nope. I can still remember how my sweetheart Locke react when his kuya jerk Kinje akbay-akbay tuyo. Lalo siyang napangiti dahil sa pag-i-English nitong hinaluan pa ng kaartihan. Hindi ako girlfriend ni Locke. Nakataas pa rin ang kilay nito bago ito bumuntong hininga. Anyway, I want to invite you tonight. It's my birthday. Ako? Yay! Sumama ka kay Jerke kapunta sa kondo ko tonight. Jerke? Nakakunot noong tanong niya. Nda, Jerke Kinje. Natawa tuloy siya dahil tumirik pa ang mata nito habang sinasabi ang pangalan ni Kinje. I already told him isama ka niya para naman hindi niya kami guguluhin ni Locke. Napatop-top ito ng sariling bibig. Pinaliwala na lang niya ang sinabi nito. Ilang taon ka na kasi? Tanong niya dahil isip bata pa ito. I'm 16. Why? Napangiti na lang siya. Mukha kasi itong 12 years old. Ngunit maganda ito at cute na para bang masarap kaibiganin. Ikaw Maria, how old are you? 18. Umirap ito. Whatever, basta pumunta ka mamaya. Hindi ako sigurado. Naningkit ang mata nito. Pumunta ka dahil gusto kong pumunta si Locke. Baka papumunta ka, papunta rin siya. Napalunok tuloy siya dahil nakita niyang may lungkot sa mga mata nito. Hindi yun papunta si Sir Locke kahit sumama pa ako. Please Maria. Napabuntong hininga na lang siya at napapayag nito. Masaya itong umalis ng kusina at pinagpatuloy na lang niya ang paghuhugas ng pinggan. Kakatapos pa lang niyang maghugas ng pinggan nang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang pink apron. Agad niyang sinagot iyon nang babasa niya ang pangalan ng kanyang nobyo sa screen ng kanyang cellphone. Hello? You denied me? Nagtatampong bungad nito sa kanya. Baby, sabi ko po sa'yo, secret lang muna natin, diba? Mahinahon yung sagot dito. Hindi ito sumagot sa kabilang linya. Sa tingin niya, matampuhin talaga ito. Inimbita ako ni kasi sa birthday niya mamayang gabi. Huwag kang pumunta. Nakauuna ako sa kanya, baby. She told me, date mo raw si Kinji tonight. Is that true? Natawa tuloy siya sa kapilyuhan ni Kase. Nabalita na pala agad nito lahat sa nobyo niya. Aaminin niyang
Noong una, nagsisilo siya rito, ngunit ngayon hindi na. Dahil pakiramdam niya ay wala talagang gusto si Lokay kasi. Sabi niya kasi sa akin, sumabay daw ako kay Sir Kinje, papunta sa kondo niya mamayang gabi. Sa akin ka sasabay. Nagsisilos na naman po ba yung baby ko? Napangiti tuloy siya ng matamis nang maalala niya ang kanilang ginawa kagabi nang magsilos ito kahapon sa pagtakas ni Kinji sa kanya. Nag-order ito ng mga pagkain at nanood sila ng movie habang magkayakap sa sofa. Ngunit hindi pa man nila natapos ang movie na kanilang pinapanood nang simulan nitong halikan ang kanyang balikat. Doon na nagsimula ang paglalambingan nilang dalawa. Babe, sorry, may naisip lang ako. Napapangiti siya dahil naglalakbay pala ang isip niya habang kausap ito. Huwag na lang tayo sa mama, let's just stay here. Napagigig tuloy siya dahil sa kapilyuhan ni Locke. Mukhang inaaraw-araw siya nito ah. Hindi man sila gumagawa ng katulad ng mag-asawa. Ngunit masyadong mainit ang ganap na kanilang ginagawa sa loob ng kwarto nito. Halos ganoon na rin ang kanilang ginagawa. Baby, kinagabi-gabi mo na ako ah. Pero niya, narinig niyang natawarin ito sa kabilang linya. Please, lambing pa nito sa kanya. Pagbigyan na natin si Kasi, kawawa naman yung bata. Marami pa naman siyang birthday. Crush na crush ka niya. How about you? Secret. Pero niya, si Kinji pa rin crush mo. Natutuwa siya sa pagiging siloso nito. Para kasi itong bata. Never niyang naisip na ang suplado at masungit niyang Sir Pugi ay isang siloso at matampuin na nobyo. Siyempre hindi na. Sino na? Natawa tuloy siya. Secret nga. Fine, come here. Naglilinis pa ako dito sa kusina. Pumabawi ako kay Manang Silya at kina Ate Berna kasi kagabi hindi ako nakatulong sa kanila. I tell them, I need you now. Baby. Natawa na lang siya dahil nawala na ito sa kabalang linya. Wala pang 5 minuto, narinig na niyang papasok sa kusina si Ate Berna. Neng, pinapatawag ka ni Sir Locke. Baka naman, abutin ka na naman ng 12:00 ng gabi ah. Pinigilan niyang mapangiti. Kagabi kasi, sinundo pa siya ni Berna sa kwarto ni Locke bandang 12:00 na ng gabi dahil nandoon pa rin siya. Baka may makarinig sa'yo ate. Kiri-kiri mong bata ka. Pabirong kukuritin sana nito ang kanyang singit, ngunit nakaiwas agad siya. Ate naman, natatawang pag-iwas niya rito. Lagot tayo kay tatay mo pag nalaman niya na. Pinapayagan kitang makipagharutan doon kay Sir Locke tuwing gabi. Hapon pa lang naman eh. Ganting biro niya dito, kaya kukurutin sana muli nito ang singit niya. Ay gaga, sambit nito. Joke lang ate, wala naman kami ginagawang masama ni sir. Nanonood lang kami ng movie. Nako, ayusin mo muna yung dila mo bago ako maniwala sa'yo. Nakakandabulol ka na sa pagsinungaling mo. Sabay silang tumawa ni Berna. Basta Maria, huwag kang magpapabuntis ng maaga ha. Gumamit kayo ng proteksyon. Ate, hindi naman kami talaga nag-aano. Bulong niya rito. Lukuin mo lolo mong panot. Alam niyang hindi naman ito talaga maniniwala. Ngunit hindi pa naman talaga sila gumagawa ng bata ni Locke. Talagang naglalambingan lang sila na may halong paglalandian. Sa ngayon,
Nakokontrol pa naman nila ang kanilang mga katawan. Hindi tuloy niya maiwasan maalala ang mga ginawa nila kagabi. Maria, hoy, natulala ka na dyan. Pinapatawag ka na ni Sir Lo kanina pagaga. Doon pa lang siya natauhan. Nang magdidirim na naman kasi siya tungkol sa mga kapilyahang ginawa niya kay Lo kagabi. Palagi niya kasing naiisip ang mga ginagawa nila. Dalian mo raw, Neng. Malamig, maingay at maraming tao sa loob ng Kundo Hotel ni Kase. Kararating lamang ni Maria at Kenji sa loob ng kundo nito, ngunit parang gusto na niyang umuwi. Are you okay? Bulong ni Kenji sa kanya, marahil naramdaman nitong hindi siya komportable sa birthday party na iyon. Panay sosyalirang babae kasi ang bisita ni Kase. Ang akala pa naman ni Maria, simpleng birthday party lang iyon, katulad ng mga birthday party sa probinsya nila. Simpleng handaan, kwentuhan, kantahan sa karaoke. Ngunit ang birthday party na ito ay kakaiba sa kanya. Napakalaki naman kasi ng Kundo Hotel ni Kase. Maraming babae at lalaking nagsasayawan sa bandang gitna. Akala ko konti lang bisita. Bulong niya rin kay Kenji. Ito ang kasabay niyang pumunta roon sa kanang sports car nito. Ayaw man siyang payagan ni Lok, ngunit wala itong nagawa dahil itinakas na naman siya ni Kenji mula rito. At ngayon, sigurado siyang nagtatampo na naman ito. Dahil malinaw ang usapan nilang hindi sila sasama sa birthday party ni Kase. Don't worry, makikikain lang tayo. Kenji smiled at her. Napakagwapo rin talaga nito. Halos lahat din ng mga kababaihan doon napapatingin sa kanila at napapataas pa ng kilay ang iba. Lalo na nang akbayan siya ni Kenji. Oy sir, pasimpleng sita niya sa kamay nito habang nakaakbay ito sa kanya. Nginitian lang siya nito ng matamis. Hoy Kenji! Sabay silang napalingon kay Kase. Muntik nang magsalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hey, aling maliit, happy birthday! Todo ngiting bati ni Kenji dito nang makalapit na ito sa kanila. Thanks! Kunot noong pasasalamat ni Kase kay Kenji. Nakita niyang pinasadahan nito ng tingin ang kanyang balikat kung saan naroon ang kamay ng gwapong binata. Happy birthday ma'am Kase. Halos nakangiwing bati niya rito dahil parang galit ito sa kanya. Inismaran lang siya nito bago nito sinipa ang paa ni Kenji. Yow! Nakahawak naman agad si Kenji sa paa nitong nasaktan sa pagkakasipan ni Kase. Tumalikod lang si Kase na parang batang nagmamaktol. Nagsilos ata sir. Bulong niya kay Kenji habang inaalalayan niya ito. You think so? Pilyong tanong naman ni Kenji sa kanya. Oo sir, kulang na lang pati ako'y sipain eh. Natawa naman si Kenji sa kanyang sinabi. Ngunit habang nagtatawanan sila ni Kenji, narinig niya ang boses ng kanyang nobyo sa likuran nila. Having fun ha? Sabay muli silang napatingin ni Kenji kay Lok. Kararating lang nito sa party na iyon. Nakasimpleng white t-shirt lang ito at black shorts. Mukhang tatambay lang ito at hindi aatid ng party. Lucky boy! Todong ising bati naman ni Kenji sa kapatid nito, samantalang siya naman ay kabang kaba dahil alam niyang nagtatampo ito. How many times did I have to tell you to off? Galit nitong sita kay Kenji. Why?
What's wrong? Sinama ko lang naman si Maria dito. Pang-aasar pa ni Kenji sa kapatid nito habang lalong napakunot ang noon nito. Halos magkasing tangkad lang ang mga ito. Oh, Kenji! Napalunok siya sa lamig ng boses ni Locke. Mukhang hindi ito natutuwa sa ginawang pagtaka sa kanya ni Kenji. Locke, sweetheart! Bigla na lang sumulpot sa isang gilid si Kase at tumalo nito upang yakapin si Locke. Dahil maliit ito, naglambitin ito sa leeg ni Locke at walang magawa si Locke kundi buhatin ito dahil matutumba ang mga ito kung hindi agad na agapan ni Locke. Thank you for coming. I'm so happy. Hiyakap na yakap si Kase kay Locke. Kaya pareho-pareho silang natahimik nila ni Kenji at Locke. Nag-iwas agad siya ng tingin dahil parang kinurot ang kanyang munting puso sa posisyon ng mga ito. Nawala naman ang mapang-asar na ngiti ni Kenji at unti-unting naging seryoso ang mukha nito. Let's go, Maria! Hinawakan ni Kenji ang kanyang kamay at hinila na siya nito palabas ng kundo hotel na iyon. Maria! Narinig niyang galit na tawag sa kanya ni Locke ngunit hindi na niya ito nilingon. Ayaw niyang makitang may karga-karga itong ibang babae. Masakit iyon sa kanyang mata at kanyang puso. Bakit kasi hindi ito umaangal sa tuwing yayakapin ito ng babaeng iyon? Halos patakbo silang umalis ni Kenji hanggang sa nakarating sila sa sports car nito. Pinarurot agad nito iyon palayo sa Kundo Hotel. Tahimik silang pareho hanggang sa makalayo na sila ng husto. Dahan-dahan na lang itong nagmaniho habang hindi nila alam pareho kung saan sila pupunta. Pareho kasing okupado ang kanilang isip. Huminto ito sa gilid dahil wala naman silang patutunguhan kung mapapalayo pa sila ng husto. Nagugutom ka ba, Maria? Nanibago siya sa tono ng pagsasalita ni Kenji. Medyo. Ako rin eh. Sayang, di tayo nakakain. Biro nito, ngunit wala naman ngiti sa gwapang mukha nito. Okay ka lang ba, sir? Tanong niya. Ikaw, okay ka lang ba? Balik tanong nito sa kanya, kaya sabay silang natawa. Ah, ano bang meron sa kanila ni Kase? I don't know. Napalunok siya sa sagot ni Kenji. Kanina patunog ng tunog yung cellphone mo. Puna nito sa kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliib na body bag. Alam niyang kanina pa tumutunog iyon ng paulit-ulit. Ngunit binabaliwala niya lang. Hayaan mo siya. She turned off her mobile phone. Nakakasampung missed call na pala si Locke sa kanya. Bahala ka dyan. Kayo na ba ni Locke? Tell me honestly, Maria. Seryosong tanong ni Kenji sa kanya. Oo. Kaya naiinis ako ngayon, sir. Tumawa ito. Kumuha ito ng ber sa gilid ng drawer ng kutsi nito. Iniabot nito sa kanya ang isa at tinanggap naman niya iyon. Did he already said he loves you? Napalunok naman siya sa tanong nito. Napaisip tuloy siya. Nasabihan na nga ba siya ni Locke na mahal siya nito? Parang hindi pa. Oo, hindi pa. Napabuntong mininga siya at dahan-dahang umiling. I think he loves you. Don't be sad. Ngayon ko lang nakitang nagkaganyan yung kapatid ko. Napalabi siya. Sana nga. Ikaw, mahal mo na? Alam mo sir, chismoso ka. Natawa tuloy ito. Ikaw sir, may gusto ka kay Casino? What? No way. Dire-diretso nitong ininom ang isang bote ng beer at muli itong nagbukas ng isa pang beer. Natawa siya.
dahil overacting ang pagtanggi nito. Nakikita akong nagusto ka sa kanya, sir. Never, kutusan ko pa yun eh. Kunot noong tanggi nito at muli na naman itong uminom ng beer. Nakakatatlong butin na agad ito. Sir, magmamaniho ka papauwi hoy. Sita niya, marunong ka ba mag-drive? Hindi sir, kaya tama na yan. Pag-awat niya sa pag-inom nito, inagaw niya ang beer na hawak nito, ngunit hinabol agad nito ang bote ng beer na iyon. Hindi sinasadyang napasubsob ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-agaw sa beer nito. Mapungay na ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sir, umuwi na ta. Nanlaki ang kanyang mata nang bigla siyang halikan nito. Itutulak niya sana ito, ngunit mas nanlaki ang kanyang mata nang mapatingin siya sa unahan ng kutsi ni Kenji. Look, standing here. Nakasakay ito sa isang motorsiklo habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Kenji. His face was emotionless. Hinabol ba sila nito? Nang matauwan siya, doon niya palang itinulak si Kenji, ngunit pinarurot na nilok palayo ang motorsiklo nito. She can never forget the coldness in his eyes before going away. Kasi, ungol naman ni Kenji sa driver's seat at halatang lasing na ito. Napaiyak na lang siya dahil hindi niya akalain makikita ni Locke ang naganap na iyon. Agad niyang binuksan ang kanyang cellphone. Meron siyang 10 missed calls mula kay Locke at may mga text messages din ito sa kanya. From baby. Answer my calls, babe. From baby. Babe, please tell me where you are. Parang baby, I'm almost there. Napaiyak siya sa kanyang katangahan. Bakit kasi hindi niya sinasagot ang mga calls nito? Hindi naman kasi niya akalain na susunod ito sa kanila. At hindi niya rin akalain na makakahabol pa ito sa bilis ng pagpapaandar ni Kenji sa sports car nito. Nang subukan niyang tawagan nito, cannot be reached na ang cellphone number nito. Mukhang galit na ito sa kanya dahil sakita nitong pag-aalikan nila ni Kenji. Masarap din humalik ang demonyong katabi niya, ngunit wala naman siyang nararamdaman na kahit anong kilig dahil si Locke lang talaga ang nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Napaiyak na lang siya habang si Kenji naman ay humihilig na sa kanyang tabi. Sa tingin niya, hindi na niya mababawi ang nakita ni Locke. Sa tingin niya, iyon na ang magiging dahilan ng breakup nila. Tahimik na lang siyang umiyak at inubos niya ang beer na hawak niya hanggang sa nakatulog na lang din siya dahil sa pagod sa pag-iyak. Nagising siya sa mahinang yugyug ni Kenji sa kanyang balikat. Maria, wake up! Parang gusto na agad niyang umiyak nang magising siya. Nasa loob pa rin sila ng kutsi ni Kenji. Maliwanag na sa labas dahil sa sikat ng araw. Ibig sabihin, hindi siya nananaginip gabi. Ibig sabihin, nakita talaga ni Locke ang tagpong pag-aalikan nilang dalawa ni Kenji. Hey, why are you crying? Nataranta naman si Kenji nang biglang nanubig ang kanyang mata. Wala sir, uwi na po tayo. Napabuntong hininga si Kenji. Sorry, nakatulog na pala ako kagabi. Mag-almusal muna tayo. Nag-almusal muna sila sa isang drive-through fast food chain bago sila umuwi sa mansyon. Hoy, bakit si Sir Kenji ang kasama mo, Neng? Tanong agad ni Berna sa kanya dahil nagulat ito nang si Kenji ang maghatid sa kanya sa kwarto nila. Malungkot siyang umupo sa kanyang kama.
At saan kayo galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Sunod-sunod na osisa ni Berna sa kanya. Si Sherlock po ba nandyan na? Oo, kagabi pa. Bakit ikaw ngayon lang? Napahikbi siya at ikwininto niya kay Berna ang buong pangyayari. Parang nanay na kasi niya si Berna at ito lang ang mapagsabihan niya. Nako, gaga ka talaga, Neng. Kaya pala kagabi nagiinom si Sherlock sa kwarto niya. Mukhang masama ang loob. Maraming pinaorder na alak eh. Napaiyak siya. Baka magbreak na kami ate. Malamang